Okay, magandang araw mga kaibigan at welcome back po sa ating YouTube channel. Meron po tayong isang magandang good news for today. Ang ating YouTube channel po ay monetized na. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Okay, at sa mga bago lamang po na napasyal dito sa atin, subscribe na po kayo. I-like and share nyo na rin po ang ating mga videos para po mas marami pa po tayong natanuman. Okay po. So, ang magiging topic po natin ngayon ay isa sa mga request ng ating mga grade 9 students. Okay? Kung paano daw ba gawing cartoon ang mga pictures. Okay? So, kung nais nyo pong matutunan ang video na to, ang technique na to, para po sa inyo yung ating tutorial video after po ng ating intro. Okay, so ngayon na nga. So, paano ba natin gagawing cartoon ang ating mga pictures? Okay, so pinakailangan po natin ng web browser. Okay, syempre. So, punta po tayo sa ating web browser at sa address bar po natin ay i-type nyo po ang photocartoon.net. Okay, so sabi dito, photocartoon.net is a free online service that allows you to convert your photos into cartoons, paintings, drawings, caricatures, at kung ano-ano pa po mga effect na pwede ninyo pong i-explore dito sa ating photocartoon.net. Now, meron po tayong dalawang options kung paano natin paano tayo mag-upload ng picture para gawing cartoon. Una po ay kung ito ay sa hard drive natin kukuhanin or sa URL or ibig sabihin sa isang web browser natin kukuhanin. Okay, so sa kaso po natin ngayon, tayo po ay kukuha ng file sa ating hard drive or sa ating computer. Okay, so pwede lang po yung choose file. Okay, so hanapin nyo na po yung picture na gusto nyo yung gawing cartoon. Okay, so sa kaso ngayon, hiramin muna natin picture ng ating anak. Okay, click nyo po yung open. Ayan. So once na nandito na po siya sa address bar, so click nyo lang po yung cartoonize online. Ayan. So nagre-render na po yan pagkaganyan po. So kung mabilis po ang internet connection ninyo, mabilis lang din po yung pagka-cartoonize natin. So, ayan po. Sa ganun lang pong segundo ay nakapag-cartoon na tayo ng ating picture. Okay? So, kung hindi pa po kayo satisfied dito, meron pong enhancement tool dito sa bandang kanan. Okay? Kung gusto nyo pong lagyan ng text, pwede din po. Okay? So, adjust nyo rin po yung brightness kung gusto nyo po, contrast, saturation at yung hue, saka nyo po i-apply. Then, i-download nyo po kung okay na po sa inyo yan. So, kaya lang po, meron kasing mga images dito na kapag din-download nyo po ay may watermark. Ito po yung watermark. Ano? So, yun po yung iniiwasan natin. Ayaw naman po natin na gagamit tayo ng picture na may watermark. Di ho ba? Okay, so meron ako na-discover dito sa bandang dulo. Wala na siyang watermark. At the same time, maganda pa yung pagkaka-cartoon niya. Okay, so dito sa bandang baba. So, hanapin lang natin saglit ha. Yung nakita ko. Ayan. So, meron dalawa dito. Ito po. Pili na lang po kayo. So, sa ganang akin, mas okay po ito. Parang cartoon na cartoon talaga, no? So ito naman medyo okay din, pwede na rin yan, pero mas okay ko din, mas trip ko po itong maging gamitin natin for example. Okay, so click nyo lang po iyan.
Then after po niyang i-click, ina-direct na po niya kayo sa panibagong tab. Okay, so panibagong site. Okay, so after po niyan, makikita niyo po ito. So ito po yung original photo natin at ito naman po yung magiging output ng ating picture. Okay, kung gusto niyo na po iyan, click niyo lang po yung apply to your photo. Ayan, so select ka ulit ng picture mo, then open. Ayan, so ina-upload na po, ayan. So after uploading, po pwede nyo pong i-crop yung picture ninyo or ayusin po yung pagkaka-pwesto ng ating picture. Kung okay na po, click nyo lang po yung continue. Okay, after processing po, makikita nyo po iyan. So, magkakaroon po ng 8 options. Ayan. Pwede kayong mamili kung ano yung mas preferred cartoon image ninyo. Okay. So, ito po. Testing natin. Ito po yung napili ko. Ayan. So, click nyo lang po yun. Then, ipaprocess nyo po ulit. Mga ilang segundo lang din po yan. Again, depende po yan sa inyong internet connection. Okay, so kung mabilis, okay, kung medyo mabagal, yun lang. Okay, so ayan na po. Ayan, naglag pa po. Ayan, yun. So ito na po. Ito na po yung ating cartoonized image. Okay, so after that po, po pwede nyo na po siyang i-share sa inyong mga friends. Pero kung ayaw nyo pa po siyang i-share, pwede nyo po siyang i-save sa inyong cellphone, sa inyong computer. So right click nyo lang po dyan at click nyo po save as. Then save nyo na po kung saan nyo po gustong i-save sa inyong computer or sa inyong cellphone. Okay, so after saving, okay na po. Click nyo na po yung save as JPEG, syempre file name. Okay, so ito po, magugulat po kasi kayo, baka mamaya isipin nyo po ay transparent po yung background nito. Pero po sa totoo lang, ang background po nito ay kulay puti. Pakikita ko po sa inyo ano, kung bakit siya, bakit ko nasabing kulay puti. So, copy muna tayo ha. So, gagamitin natin pang-edit ngayon ay yung PowerPoint. Ayan, so madalas ito yung ginagamit natin eh. Pag nag-edit tayo ng picture, mas madali. Okay. Mga simple lang po na pag-i-edit ng picture, okay? So, ayan. So, nag-not responding pa. Okay. Ayan. So, insert tayo yung slide. Ayan. So, paste natin yung picture. Ayan. So, kung pag-paste nyo po, makikita nyo po medyo malaki yung picture, ano? So, ibig sabihin, maganda po kasi naging high definition po yung ating picture. Okay? So, ayan. Detail lang natin ng konti, ano? Yun, para mas makita ninyo. Ayan. So, kung mapapansin nyo, kung white background, ayos lang yan. Pero kung background po ninyo ay ibang kulay, ay makikita nyo po na talagang yung picture ay surrounded by white background. Pakita ko po sa inyo, ano? So, mag-insert tayo ng shapes. Ayan. Para makita ninyo na yan ay white talaga. Send to back natin. Ayan. So, yan. So, yun po yung iniiwasan natin na magkaroon ng background. Sana po yun ay maging parang transparent. Okay? Kung gusto nyo pong matutunan kung paano po gawin yan, meron po tayong tutorial para dyan. Okay. Ilalagay ko na lang po siguro sa description box sa baba or yung link dyan po sa taas para po makuha nyo po kung ano po yung proseso ng ating ginagawa ngayon. Okay, so kung natutunan po natin ang ating video ngayon, comment down po para malaman ko po kung nagawaan nyo po ang inyong cartoon image. Okay, ngayon po kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayon, i-like niyo na rin po
Tapos i-share nyo na rin po sa ating mga kaibigan para po mas marami pa po tayong matutunan. Okay, so ganun lamang po kasimple ang ating tutorial for today. Ingat po palagi. Keep safe po. God bless at kita-kita po tayo sa susunod nating video tutorial. Bye-bye!